yun, nung mangyayari sa estudyante sa labas, eh, kagagawa na nila yun. Outside. Oo, pero pag dito, makikip na so security. We as parent is assured na hindi ito-tolerate ng Adamson, whatever fraternity or group gang talaga, no? Na meron dito sa loob. Wala po. These are all academics ang kanilang mayroon silang mga activities, you know, for their bros din, mga ganon, o madami, meron kami tinatawag na activity day. Lahat ng organization, sabay-sabay kanya-kanya activity, but yung activity na yun po ay approved ng Office of the Student Council, kumbaga. I'm headed by a priest. Priest yun. Father ba yan? So lahat po yun makinitin. Kung ang Adamson ay sikat sa engineering courses as to academics, as to extracurricular activities, saan po kayo nag-excel? Uy, diba? Champion kami lang. Ano ito? Pep squad engineering. It's worth mentioning. Champion kami ng football, softball, yung volleyball lang namin, ewan ko yung nangyari sa mga kapain. Almost maging third kami sa basketball eh. Naging fourth lang kasi yung referee yata was fourth. I don't know. Yun yung mga balita nila dyan. Pero hindi tayo nagpapahuli when it comes to sports activities. You see, there is an ongoing building outside there near the church. Mm-hmm. After the church is the Marian, kasi yung mga pare. Yung tabi nun, that is a dormitory for our athletes. Talaga yes. Naka-in-house. Yung yes. Nasa gilid. Para, I mean, they can concentrate on their studies and practice. Tapos hindi sila kailangan bumiyahe papauwi. Very compensated po kasi ako. Okay. Kung scholarship sila. Meron silang kinalawan. May dormitory doon. Niloloko ko nga si Father. Father, baka naman isang kwarto dyan para sa amin. Pag ginagabi. Oo, yun gano'n. So kami as parents, kunyari, kasi I have kids nga din na although they're into arts, but yun nga, the reason yung kumuha na lang ako ng condo near the school is because after the rehearsal, ayoko nang uwi sila sa akin sa Pasig. So, with Adamson, they make sure that after practice, merong uuwian ng estudyante na hindi na kailangan pang bumiyahe. Yung athletes yan, ma'am. Yun nga, yung athletes ninyo, na hindi na niya kailangan bumiyahe pa dahil pagod na siya. So, makakapahinga siya. And the time na ita-travel niya would go to the paggawa ng whatever homework or additional studies. Talaga yung sabi kasi, pagka nag-uusap si Father talaga, masyadong ano sa estudyante. Ano nila sa estudyante. Pag may pinag-usapan ko. Siguro dapat i-charge natin yung paggamit ng ganito medyo. Pare, teka muna. Huwag na tayo mag-increase pa. Huwag na nga gano'n ko. Paano sila? Tapos sabi ko natutuwa ako sa kanila kasi nga yun. We live by our slogan that this is a university with a heart. Na talagang ano ka sa ano, bata. So ma'am, pwede ko rin po bang sabihin na as a parent, parenti po, kasi, okay lang, nang mangyayari is, kasi diba, yung ibang universities, talagang sabihin na natin, pinagkakakitaan ang estudyante. I mean, in terms of, kasi diba, school is also a business. Pero dito po ba parang sabihin nga natin, since school with a heart, when it comes to tuition, diba, maasahan naman namin na mayroon financial support. Hindi ba mataas ang tuition dito eh. Sabi nga nila, hindi mataas ang tuition. We're one of the lowest tuition. Kasi nung bago yung aming ding VP for finance, siguro halos kasabayan ko pa si Father ko. Kasi nasabi nga niya po, marami ditong gumraduate na tagal nang gumraduate hanggang ngayon, hindi pa ba yan? Parang gano'n. Kasi nagiging nga po namin ngayon ay no permit, no exam, no, mga ganun. Kasi minsan nagiging lax din ang mga faculty. Siyempre, dumating din naman sa point na, sabi ni Adamson, bay, nalulugi tayo, wala na kami babay sa inyo. Swerto kung hindi kayo maniningil na kung hindi nyo aasikasuhin na kung walang permit, although kung talagang walang-wala namang ibabayad yung mga magulang,
May permission din pa rin. Sorry, ah, meron pa rin way. Oo, may way pa rin. Lagi may way pa din. Kumbaga, ikaw na estudyante, gawin mo yung portion mo. Mm-hmm. Yan naman ang sinasabi ng mga paaboting dito. Mm-hmm. Nagpapabayadin yung ibang mga estudyante minsan. Mm-hmm. Kaya naman pagka ano eh, na nakakalusot eh, sabi nga ng mga pare eh, tsaka yung controller namin, aba, eh ganyan kakapal ang permit na hindi makukuha. So, ibig sabihin, ganyan kadaming estudyante na hindi nakapagbayad. Opo, at hindi inano ng mga faculty na, uy. Hindi pinapagawa. Oo, kung kayo ng permit ninyo, hindi kayo makakuha ng exam. Something like that. But then, pero kung yun nga po, meron naman paraan pa din. We have promissory note. Kaya, na-allow pa rin naman nila yun. So when it comes to fees, we are very transparent. Oo, nakalagay naman eh. Nakalagay po talaga. No hidden charges. Wala, wala. So one of the lowest school na nagbibigay ng mga lowest tuition fee. Kung mata, well, mababa.